Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas, ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso. Ngayon, dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal, at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria ay mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawag ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maunlad ang kaharian ng Israel. Inihahambing ito sa isang puno ng ubas na mayabong at maraming bunga. Ngunit mas umuunlad ang kaharian nila, mas maraming mga altar ang ginagawa nila sa mga diyos-diyosan. Ang mga dambana at mga banal na haligi na ginagawa nila ay sinasambahan nila ng mga diyos-diyosan. Ang mga ito ay puputulin at wawasakin ni Yahweh. Sa araw na iyon, tatakbo sila sa mga kabundukan at doon magtatago. Akala nila makakatago sila sa parusa ng Diyos. Ang kanilang mga dambana ay mapapabayaan at tutubuan ng mga dawag at mga tinik. Kung ayaw nila na mangyari yon, dapat sila maghasik ng katwiran at hanapin ang tunay na Diyos. Kung gagawin nila yon, lalapit uli ang Diyos sa kanila at pauulunan sila ng biyaya. Nagkahanap tayo ng kaunlaran. Pero madalas na ang nangyayari hanggang ngayon, ang material na kaunlaran ang siyang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Dahil sa maayos na ang buhay, nakakalimutan na natin ang Diyos. Hindi lang nakakalimutan. Hindi na tayo naniniwala sa Kanya. Mas naniniwala tayo sa ating sariling kakayahan. Nakikita natin ito ngayon sa mga materially developed na mga bansa. Nawala na ang kanilang pananampalataya. Ang kanilang Christian culture, naging secular na sila.
Ibig sabihin, makamundo na lang ang kanilang pananaw at hangarin. Hindi na napapahalagahan ang mga espiritual na bagay. Naniniwala na lang sila sa mga bagay na nakikita at nahihipo nila. Iyan din ang dahilan ng pagkabagsak nila. Dahil sa material lang na mga bagay ang pinapahalagahan nila, nagiging makasarili na rin sila. Ang hinahanap na lang nila ay paano mas maparami pa ang kanilang ari-arian o mga gadgets. Ito ay nagdadala ng hindi pagsasaalang-alang sa iba. Nang aapi na sila, wala nang pakialam kung ang iba ay naaapi para mas maging masagana ang buhay nila. Ang solusyon sa ganitong kalagayan ay pansinin at kilalanin nila ang Diyos. Siya ay sambahin. Pansinin nila at pahalaga ng kapwa. Kaya maging makatarungan sila. Hindi lang sila may karapatan na umunlad, kundi ang lahat ng tao. Wala dapat iwanan sa kaunlaran. Yan ang tunay na kaunlaran. At ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.